Hey mga kumari, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ito na yung part 2 ng bakit segment natin. And before I start this video, if you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell button beside it to be notified every time I post a new video. Ito na yung mga questions nila. 20 questions to, and gagawa ulit ako ng part 3 kasi marami pang mga nag-comment. And pag may mga magko-comment pa, gagawin ko ulit ng part yan para masagot ko lahat yung mga bakit sa buhay nyo. So, let's get right into the video. So, first question galing kay Wensi, bakit miss kita? Di ko rin alam. Hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Kaya mo ako namimiss siguro kasi hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Magparamdam ka. Tuman. Next. Galing kay Ate Bella. Bakit pinagpalit sa malapit? Siguro mas better yung malapit kaysa sa malayo. Or gusto niya lang, gusto ka lang niya makita. Or yung taong mahal niya kaya kanya pinagpalit sa malapit. Or hindi siya makapag-antay na makipagkita ka sa kanya. Kaya mas pinalit ka niya sa mas malapit sa kanya. Ganon. Next, galing kay Kaikai. Bakit may mga taong hindi na-appreciate yung mga efforts sa kanila? Kasi may ibang bagay sila na pinagtutuunan ng pansin. Kaya yung mga ginagawa nating effort, para sa kanila wala lang. Tsaka, yun, para sa kanila wala lang yung mga effort na yun. Di nila na-appreciate. Tapos, after, pag hindi mo na sila na-effortan, doon na nila mapapansin na parang sasabihin nila sa'yo, nagbabago ka na, parang wala ka ng ganito. Huwag nyo sila sanayin or kung sino mang taong yun na binibigyan nyo sila lagi ng effort para hindi nila kayo tinitaken for granted. Ganun. Next. Bakit ang daming backfighter? Galing kay Ronaline. Bakit madaming backfighter? Kasi yun na lang yung way nila. Para makaaway nila yung makaaway nila, hindi nila kayang komprontahin. Hindi nila kayang kausapin ng harap-harapan or kahit chat man lang. Ganon. Diba? Ano bang mga nagagawa ng mga backfighter? Backfighter parang meaning sa akin is parang backstabber. Ano bang napapala nyo dyan sa paninira nyo sa isang tao na wala siyang kaalam-alam, diba? Wala naman kayong mapapala dyan eh. Maninira lang kayo ng tao. Tapos hindi pa nalalaman ng taong yun na sinisiraan nyo siya. Yun. Next. Bakit ang daming pabibo? Galing kay Ronaline. Wala eh. Gusto nila maging bida-bida. Gusto nila maging star. Kulang na lang maging artista sila, mami. Hay nako. Galing kay Ronaline ulit. Bakit ang daming plastic? Madaming plastic kasi ginawa rin siguro sa kanila yon. Kaya nagagawa nila sa ibang taong yon or hindi sila totoong kaibigan. Ganun. Or intention talaga nila na plastikin ka, sirain ka, kung ano mang gusto nilang way para siraan ka. Ganun. Next. Bakit kahit deadmahin lang natin yung isang bagay pero deep inside ang sakit? Galing kay Ronaline. Dinededman natin yung isang bagay kahit sobrang sakit para sa atin. Kasi tayo na yung mismong gumagawa ng way para makalimutan na yung bagay na yun. Pero hindi naman ganun kadali kalimutan yung mga bagay. Basta, hindi naman ganun kadali kalimutan yung bagay kung sobrang mahal mo yung tao or napalapit na sa'yo yun, diba? Tsaka may feelings ka din kaya ka nasasaktan. Hindi ka naman normal na tao kung hindi ka nasasaktan. Diba? Next, galing kay Ronaline ulit. Bakit kahit anong pagmamatigas gawin natin, nasasaktan pa rin tayo? Huwag mo nang ipagpilitan yung mga bagay na alam mong ikakasakit mo din. Huwag ka nang magmatigas kasi ikaw lang din mahihirapan. Pero kung mahal mo pa yung tao, ipaglaban mo. Kung worth it na ipaglaban yan, ipaglaban mo. Pero kung alam mong enough na, tigil mo na kasi pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Magmatigas sa isang taong ayaw ka na at ikaw lang mismo sa sarili mo, sinasaktan mo yung sarili mo, ganun. Next,
Galing kay Ashley, bakit ang daming lalaki na nagagawang iwan ang babae kahit sila yung unang nagmahal? Siguro nakahanap na sila ng bagong magmamahal sa kanila, makakaintindi sila. Or sawa na siguro sila sa'yo. Or, ang tawag na ito, sawa na sila siguro sa'yo. Or nakuha na nila yung gusto nilang makuha sa'yo, kaya ka nalang iniiwan. Kahit sabi mo namang ikaw yung unang nagmahal o siya, kung iiwan ka niya, iiwan ka niya talaga. Yun yun. Next, galing kay May, bakit talo tayo pagdating sa barkada? Walang talo pagdating sa kaibigan, nasa taong maghahanap yan ng totoong kaibigan. Hindi mo kailangang maghanap ng totoong kaibigan. Mismo-mismo dadating yung totoong kaibigan na para sa'yo at deserve mo. Yun. Next, galing kay Timbad, bakit lahat ng nagmamahal nasasaktan? Normal masaktan, lalo na pag nagmamahal ka. Kasi kung nasa isang relationship ka, tapos hindi ka nasasaktan, hindi yun normal, hindi na yun nakakatawa, itigil nyo na yun. Yun lang. Next, galing kay Jasmine, bakit tayo iniiwan? Eh, binibigay naman natin lahat-lahat. Magstay lang sila. Huwag mo kasing ibigay lahat. Pagsisisiyan mo din sa lahat, sa huli, kung binigay mo na lahat tapos iniiwan ka pa rin, siguro hindi pa rin siya yung tao para sa, hindi pa rin siya yung taong magmamahal sa'yo ng totoo, hindi siya yung magtatagal sa'yo, mag-i-stay. Kaya huwag mo munang ibigay lahat. Ibigay mo yung alam mong kaya mong ibigay lang para mag-stay siya, diba? Kasi kahit ibigay mo naman lahat, kung iba pa rin yung hanap, wala din. Next, bakit may mga taong nagpapanggap na masaya pero ang totoo ang lungkot nila? Napakalungkot nila. Galing kay Regina yung tanong. May mga taong nagpapanggap maging masaya kasi yung ibang taong yun yung pagkakakilala nyo sa kanila na masayahin lang siya. Ayaw nyo siya nakikitang malungkot. At ayaw niya kayong idamay sa kung anong problema niya, or ayaw niya kayong mag-worry sa kung anong nararamdaman niya. Yun. Next, bakit ang daming nasasaktan? By Jello. Galing kay Jello. Normal lang masaktan, uulitin ko. Pero kung paulit-ulit ka nang sinasaktan, hindi na normal yun. Next, bakit mami may mga taong walang balls, nakakaawa sila? Hay nako, Vinish, tigilan na natin siya. Kalala ko yung tinutukoy mo. Ganun talaga eh, no? Malakas lang sila. Malakas, akala nila sa sarili nila malakas sila, pero pag pinatulan na sila, wala, naiilag na sila. Kilala ko yan, girl. Next, galing kay Alexandra, shout out sa'yo. Bakit may mga tao na ginagamit lang ang mga babae para pampalipas oras? Uulitin ko. Tatanungin ko din kayo, boys, ha? Bakit nyo kami ginagawang palipas oras ng babae? Ang dami nyong pwedeng gawing pampalipas oras, maglaro kayo, ML, ganyan-ganyan. Bakit yung tao pa yung gagawin yung palipas oras? Hindi naman siguro makatarungan yun, diba? Nagmamahal ng totoo yung babae, binibigyan kayo ng mga kailangan nyo, ng mga gusto nyo, ng mga oras na kailangan nyo, pero kami, malalaman lang namin, ginagawa nyo kami palipas oras. That's not good. Next, galing kay Mikael. Hindi ko alam. Shout out sa'yo, bebe. Bakit kailangan nating masaktan? Kailangan nating masaktan para bumangon tayo sa kung anong binigay ni Lord na problema sa atin. Hindi tayo normal na tao, hindi tayo masasaktan. Tapakan man nila tayo, bumangon tayo sa sarili nating paa. Ganun. Yun, kailangan nating masaktan sa buhay, hindi sa lahat ng oras magiging masaya tayo. Si God nga, sinacrifice niya yung buhay niya para sa atin, para mabuhay tayo, di ba? So, huwag tayo magre-reklamo kung bakit tayo nasasaktan ngayon. Bakit nangyayari sa ating itong mga to? Nangyayari din sa kanya lahat ng mga sakit na mga pinagdadaanan natin ngayon. Pasalamat tayo kasi nag-sacrifice siya para mabuhay lang tayo. Diba? Kung wala si God, wala din tayo dito. Wala din tayo sa kinakatayuan natin ngayon. Ganun. Next, bakit hindi tayo gusto ng gusto natin? Siguro may gustong iba.
or ikaw lang nagkakagusto, or ikaw lang nakakaalam na gusto mo siya pero hindi niya pala alam, ganun. I-inform mo siya, baka malay mo gusto ka rin niya. Shout out ni Lynn. Next, bakit lagi tayong talo? Laging talo saan, Mark? Lagi tayong talo kasi not all the time magiging panalo naman tayo. Yun lang. Next, galing kay Kathleen, bakit may mga taong hindi marunong makontento? Maraming taong hindi marunong makontento kasi gusto nila marami yung nandyan sa paligid nila. O hindi problema yung marami kang kaibigan yan sa paligid mo, or kung sino man tao sa paligid mo, hindi yun problema. Pero kung magkakajowa ka man or may minamahal ka, sana makontento ka sa isa. Kasi, di ba? Nung araw na ano, ayaw na magkwento, basta bakit nga ba hindi sila nakokontento? Siguro naghahanap pa sila ng iba. O hindi lang nila mahanap yung happiness na nasa nasa sayo. And siguro anong tawag doon? Hindi sila marunong makontento kasi ayaw nila na isa lang yung nagpapasaya sa kanila. Kunwari, sinabi ko na ata to sa part 1. Kunwari, offline yung isang babae, tapos yung pangalawa offline, then yung pangatlo online. So sinong i-chat nga? Syempre yung pangatlo, yun yung online, 'di ba? Kaya naman yung ibang lalaki ha. Baka i-bash nyo ko. Next, bakit ang cute natin? Hindi ko rin alam, Wensi. Pero mas cute ka, ba yan? So, yun lang yung, hindi ko alam kung 22 or 20 questions ito. So, may iba't iba pang questions sa part 3. And, I hope yun na yung pinakalas na part. Depende kung may mga magsisend pa ng mga tanong nila or magko-comment pa sa post ko. Gagawin ko ng part 4 or part 3 yun. And, I hope nasagot ko ng maayos yung mga tanong nyo. I hope you like this video. And kung may suggestion kayo ng mga videos, comment down below. I'll try to make it for you. And kung gusto nyo maging part ng Kumari family, don't forget to subscribe and hit the notification bell button beside it to be notified every time I post a new video. Diyos ko, patapos na nga lang. I hope na magkita-kita tayo sa susunod na part. And I'll see you on my next video, guys. Bye!